Eh bakit ayaw nyo ba kay Ruelo malalag? Gumanda nga ang buhay niya eh. Gumanda ang buhay ni Richelle dahil kay Ruelo malalag. Eh ba't mo sinabi? Kuya Bal, bakit mo nasabi kaagad na ganun? Ikaw dapat ang pinuno dyan. Bakit naniniwala ka kaagad sa mga pinagsasabi? Hello mga sangkay, welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong sangkay na si Sangkay Loans, muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagay ng lahat. Mapadito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega mega love shoutout sa inyong lahat sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna, Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs and PWDs, mega mega love shoutout sa inyong lahat and of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout also kay Ruel and Rachel. Sa Team Kalingap, Kalingap Partners, Team Kaliwat, sa lahat ng aking mga sponsors, kay Tita Bing, ang kanyang YouTube channel ay Horbin TV Vlog, subscribe po natin. Si Tita Mina Jaramillo, ang tita kong Viots ng California. And ang pinaka-gorgeous sa lahat, si Mamita ng San Diego, California. Sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout sa inyong lahat. Ngayong araw nito mga Sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito'y patungkol dito sa unang live ni Kuya Val, patungkol dito sa pangyayari sa kay Ruel. Ano? And sumagot ito si Tatay Raisan. No? Sumagot siya patungkol doon sa live ni Kuya Val. So parehas natin ito, ano? Titimbangin, babalansihin ang kanilang mga ang live ni Kuya Val at yung sagot ni Tatay Raisan. So parehas ko ipaparinig sa inyo. Unahin natin itong live ni Kuya Val. Pakinggan muna natin, bigyan natin ng reaction, then susundan natin nung sa kay Tatay Raisan naman. Tara mga sangkay, pakinggan natin. Ito po isa lamang yung tinatawag na propesya na pwedeng mangyari sa inaharap. Marami akong mata. Mga espiya po yan. Magkapito, lumalabas sila. Mga espiya ko po. Yan po sa parte na yan, mga kalinga, mga kaibigan. Ang sabi po ng aking espiya, yan po, dyan. Ha? Kapag si Ruel dahil pupunta dyan, yan po, o, dyan, malapit lang dyan, unahan lang po. Bawal-bawal isama yung mga staff ni Ruel dyan sa Morales compound. Sabi ng staff, sabi ng spy ko. Kaya pala po mga kalingap, isang linggo na, pupunta si Ruel of Malala kay Richelle gabi, walang kasama. Paano po kung umuwi ng gabing gabi na walang kasama at mayroong kukurso na da sa batang ito? Sino po ang pwedeng makatulong o tutulong sa kanya kapag may ganun? I-confirm ko lang po. Ayan si Kalingap Victor. Kalingap Victor, totoo ba ito? Ito, yung chismis na ito na pinagpapawalan pong magsama si Ruel doon sa Morales compound ng kasama pag dumadalaw. Bawal daw pong pumunta roon si John Rivera Oficial. Yun pa. Si Kalingap Victor, Kuya Alpi, Alex Librada, o si Regan. Totoo ba yun? Paki-explain daw po kung bakit. Pamangkin ko yan eh, mga kalingap, di ba? Dito, ito yan, no? Ito yung topic ni Kuya Val na patungkol dito sa, ano, sa pangyayari na kanyang nabalitaan, no? Na si Ruel ay ipinagbabawalan yung mga staff ni Ruel na pumunta di umano doon sa ano sa Morales compound, sa Morales family. Para sa akin, hindi magsasalita si Kuya Val dito kung hindi, kung wala siyang alam, kung hindi niya nalaman ito. Siguro may nakapagsabi dito kay Kuya Val
alam natin, kilala natin si Kuya Val na mapagbiro. Pero itong pagkakataon na ito, itong live niyang ito, pinaniniwalaan ko si Kuya Val. Hindi biro itong kanyang sinasabi dito. Naaalarma lang siya, no? Naaalarma lang siya. Pakinggan natin pa si Kuya Val kung ano pa yung mga sasabihin ni Kuya Val. Walang masama magtanong. Inaalam ko na po kasi alam niyo po mga kalingap. Sabi ni Kuya Val, walang masamang magtanong. Siya ay nagtatanong lamang. Hindi niya, parang hindi niya confirmed talaga, no? Kaya nga dito sa kanyang live na ito, tinatawagan niya sina Victor, Kalinga Victor, sina Alex Librada, para doon niya mismo malaman sa mga staff ni Ruel kung totoo nga ba ito, itong kanyang nabalitaan. Sabi nga ni Kuya Val, walang masamang magtanong. Siya ay nagtatanong lamang. Kaya dyan sa thumbnail niya, may question mark. Alam natin na pagka may question mark, nagtatanong. Hindi pa sigurado yung sagot, kundi nagtatanong lamang. Hindi natin masisi si Kuya Val kung bakit siya nagsalita ng ganito dahil pamangkin niya si Ruel. Matubang si Ruel. Nag-aalala din si Kuya Val dahil kapamilya niya si Ruel. Ito pa, pakinggan pa natin. Mayroon mula doon sa Metro Manila kapag tumawag unang gabi sa akin at chismesan, may grupo daw po na pilit pabagsakin si Ruel at Malalag at ihiwalay kay Richelle Morales. Bakit? Ito yon. Ito yung sinasabi ko. Na hindi magsasalita si Kuya Val dito kung wala siyang nalalaman. Sabi niya mayroong tumawag galing pa ng Metro Manila na gustong pabagsakin si Ruel. Which is alam naman natin ano, na meron talagang grupo diyan, may grupo diyan na ginagamit lamang si Ruel at saka si Rachel. Na alam natin na galit kay Kuya Val, syempre galit na rin niya kay Ruel, no? Kaya lang sila napipilitan dahil nasa side sila ni Rachel. Kaya lang sila napipilitan dyan makisama kay Ruel dahil mag-love team na yung dalawa. No? Mag-love team si Ruel at mag-jowa yung dalawa. Kaya lang napipilitan itong grupong to. Alam natin, alam ninyo kung sino itong grupong ito. Aba, sinagot na po yan. Nung last day po, mag-jowa na yan. Mag-jowa na po yan. E bakit ayaw nyo ba kay Ruel at Malala? At yung kapitbahay nila, isa ring Marites. Ano sabi mo? Naka-record kaya? Kawawa naman si Nini pag napunta kay Ruel. Bakit kawawa? Yung bata. Kumanda na ang buhay niya eh. Kumanda ang buhay ni Rachel. Dahil kay Ruel at Malalag. Eh, ba't po sinabi na kawawa yung bata na yan, si Nini, pagka napunta kay Ruel yan? Kumanda na ang buhay. Tapos masabi ka ng kawawa. Kung totoo, ha? Ito yun. Isa pa dito na pinaniniwalaan ko kasi chismoso si Kuya Val. Sa totoo lang, alam ni Kuya Val lahat ng mga nangyayari. Ako minsan nagugulat ako na akala ko si Kuya Val hindi niya alam yung mga tinatopic ko dito. Nagugulat ako, alam ni Kuya Val pag nag-uusap kami. Sinasabi niya at alam niya. Sabi ko nga chismoso si Kuya Val eh. Malamang totoo ito na mayroong kapitbahay dyan, no? Na may point dito si Kuya Val. Yung wag naman sana magsasabi ng ganyang salita na magiging kawawa si Rachel sa kay Ruel. Kasi tama yung sinabi ni Kuya Val dahil kung hindi dahil kay Ruel, hindi maaabot ni Rachel kung anong meron si Rachel sa ngayon. Real talk lang tayo. Aminin natin ang katotohanan. Aminin natin, no? Na malaki ang naiambag ni Ruel kay Rachel sa buhay ni Rachel, sa pamilya ni Rachel, no? Dahil sa kanilang pagpa-partner, nag-boom pareha silang dalawa. Ang kanilang channel, nag-boom sila. Kaya may naiambag si Ruel dito sa kay Rachel, no? Kaya
Para sa akin, hindi tama yung term, no? Nasasabihin na kawawa si Rachel sa kay Ruel kasi parehas din lang naman sila. Nakinabang sa bawat isa. Si Rachel, kung hindi dahil sa kalingap, hindi makikilala. At sa pagpapartner nila ni Ruel, hindi makikilala si Rachel. Kung hindi dahil sa kay Ruel. Diba? Ito lang yun, ito yun yung pinupuntos dito ni Kuya Val. Isang linggo na pong walang kasama si Ruel dyan sa Morales family. Gabi po, walang kasama, nagbumotor. Ayaw niyong pasamahin ng iba? Bawal daw pong pumunta doon yung mga staff ni Ruel? Anong meron? Bakit bawal? Ha? Ito pong gusto nyo inawin, mga kalinga. Ano po ito'y tanong laang naman? Alam ko yung grupong ito kung sino-sino kayo. Napilit niyong buwagin. Ito kanilang love team, pagmamahalan. Pilit niyong ihiwalay si Ruel at mabagsakin. Ano niyo kaya yan? Matuno. Si Ruel ay matipuno yan ng halina. Matipunawa ako sa ganong sitwasyon sa bata. Ito yun, totoo yun. Nararamdaman natin, no, na yung mga may grupo diyan. May grupo diyan na talagang galit sa kalingap, galit kay Kuya Val. Galit sa kalingap kaya naapektuhan dito si Ruel, no. Gusto nilang pabagsakin. Gusto nila na yung nasa Morales family sila. Kasi nakokontrol sila, no? Nakokontrol sila. Alam ninyo yan kung sino yung mga nagla-live dyan, kung sino yung mga, yung may grupo dyan na talagang mapapansin natin na talagang napipilitan lamang dito sa kay Ruel dahil nga sa love team nila ni Rachel. Totoo ba ito? Chismis na ni Donut. Sabihin ko talaga yan, pagka pamangkin ko yung kaibigan eh, si Ruel, pamangkin natin niya. Gusto kong i-confirm kung totoo ito, mga kalingap. Totoo ba ito? Ha? Itong balitang ito po, ba't kawawa si Rachel, pumunta kay Ruel? Gumanda na ang buhay niya kay Ruel eh. Hindi pa mag-asawa, gumanda na ang buhay eh. Diba? Wala kang problema sa amin yan? Ako? Anong problema sa akin yan eh? Anong pakialam ko dyan? Kahit kayong mali sa kalinga, ano namang mawala sa akin? Umalis kayo eh hindi, wala namang mawala sa akin? Walang mawala ako kung mayapal din ako makalinga. Kaya ano? So ito yun, no, ito lang yung ano dito. Para sa akin, si Kuya Val nagtatanong kung totoo nga ba. Mararinig natin dito, no, na paulit-ulit na sinasabi ni Kuya Val, totoo ba ito? Totoo ba ito, itong chismis na kanyang nasagap? Which is, alam ko na si Kuya Val may alam na talaga. Nagtatanong lang siya para ma-confirm niya sa mga tao. Siguro para sa akin yun ngayon, the best talaga yung tanungin yung mga staff ni Ruel kung totoo nga ba. Sina Alex Librada, kailangan makausap ito sila kung totoo nga ba itong chismis na ito, kung totoo nga ba itong issue na ito, na pinagbabawalan na pumunta yung mga staff ni Ruel, no, na gusto si Ruel lang yung nadodoon. Malaking katanungan, bakit? Para sa akin, malaking katanungan kung bakit pinagbabawalan pumunta doon yung mga staff ni Ruel. Bakit si Ruel lang ang pwedeng pumunta doon? No, ito yung malaking katanungan na kailangan masagot. Ngayon, ito naman yung sagot ni Daddy, ni Tatay Raisan dito sa live na ito ni Kuya Val. Pakinggan natin, gaya ng sabi ko, hindi tayo magiging one-sided, hindi tayo magiging bias. Pakinggan natin ang sa loobin din, ang sasabihin dito ni Tatay Raisan sa live na ito ni Kuya Val. Sinasabi ng ganun niya. Kaya pati yung kapatid ko, kawawa naman, nadadamay sa mga ganyan. Yung kapatid ko, hindi naman kurakot yan, kung ano pa man. Kasi masaya yung pamilya po namin,
masaya na kung anong meron po kami, masaya na po kami. Sobra na po nga ngayon eh. Kasi ito yun, no? Siguro hindi ko sure kung ito'y napanood ni Tatay Raisan, no, itong live na ito ni Kuya Val, kasi dito siya parang napiktuhan dito sa thumbnail ni Kuya Val, no. Wag tayo, kaya para sa akin wag tayo basta-basta na makikinig lamang or maniniwala dito sa thumbnail, kundi pakinggan natin kung ano yung buod ng live ng video or live kung ano man 'yan. Pakinggan natin kung para maliwanagan tayo na hindi tayo magbabase lamang dito sa ano, sa thumbnail, no? Ang magandang bahay dati, bulok, nagtutulog doon. Kasi sobra na yung sa amin. Kaya... Ito, para dito, na ano naman ni Tatay Raisan, no, na sobra-sobra ng araw yung blessings nila na natatanggap ngayon kumpara dati, which is alam natin na kung hindi dahil sa Kalingap, kung hindi dahil kay Kalingap Rab, kay Kuya Val, hindi nila mararanasan kung anong buhay meron sila ngayon. At sabi nga niya, sobra-sobra pa, no? Yung kanilang natatamasa sa ngayon. So, dapat ipagpasalamat ito ni Tatay Raisan, no? Na, kumbaga, naiaangat sila, natulungan sila ng Kalingap dahil dito sa ano, dahil sa Kalingap, di ba? Kaya kung bakit sila nagkaroon ng sobra-sobra na biyaya sa ngayon. Noon pa man, hanggang ngayon talagang hindi kami nagbabago. Bakit gano'n na ano, dapat bago magsasalita ng gano'n, may papakita ng pulba na kung sino ang nagsabi ng gano'n, hindi yung basta masalita sa life ng ganyan. Kuya Bal, totoo lang, bakit mo nasabi ka agad na gano'n? Wala ka mong pinapakitang ano, saludo ako sa'yo kasi ikaw dapat ang pinuno dyan. Bakit naniniwala ka agad sa mga pinagsasabi? Totoo lang po yan, Kuya Bal. Ako, okay lang sa akin yung ano, dating na yung oras sa ganyan. Yung kapatid yung kawawa naman. Yung maglangga, bakit ganun nangyayari? Dapat magpadamay. O, padamay dapat. Sabihin nilang dapat kung ayaw nila doon sa anak ko na magpartner yung dalawa. Huwag nilang ganun dapat yung puro kasi sila. Pantay-pantay lang dapat ah. Dito sa ano no, sa sinasabi dito ni Tatay Raisan na ayaw nila sa kay Rachel, wala akong ano, in fairness dito sa ano no, wala akong narinig no sa sa side dito ni na Kuya Val sa Matubang family na sasabihin na ayaw no. Ayaw nila sa kay Rachel. Kasi kung matatandaan natin dati ano, nung si Rachel mismo nagpunta sa bahay ni na Kuya Val noon, pinangaralan pa sila nito. Hindi lang si Kuya Val kundi pati si Ate Edna nangaral. Pinangaralan si na Rachel at saka si Ruel dito nung paumpisa pa lang sila na talagang pa nagbo-boom na sila nito. Pinangaralan sila, wala akong narinig na sinasabi na ayaw ng Matubang family dito sa kay Rachel. Hindi ko alam kung bakit nasabi ito ni Tatay Raisan no na kung ayaw ninyo sa kay Rachel. Noon ko pa sinasabi yan, dito sa bahay walang bawal, kahit sino pwede. Alam naman natin, kahit sabi nyo noon, walang mauuna. Alam niyo kung sino dapat mauuna. Panag-video. Bakit ngayon, ano nangyayari ba? Parang magulo nang masyado. Ngayon lang po ko ng salita na ganito. Dahil yung anak ko, kawawa naman. Parang nakakawawa yung ano. Sabi mo pa, yung sa live mo kanina, paghihiwalay na yung maglangga. Bakit ganun? Bakit verbal ganun? Wala kang pinapakita na kung sino ang nagsabi. Sino pa nagsabi niyan? Dapat ipakita. Dapat tayo, hindi dapat tayo para basta nagsasalita na ganyan. Dapat may papakita tayo para tunay na alam ang totoo yung
sinasabi mo dyan sa live mo. Dinapan, ikaw ang mayor dyan eh. Saludo pa naman ako sa iyo. Bakit ganyan ang nangyayari? Ako kaya pala sa totoo lang, tahimik ako dito. Yung grupo ni Rowell, wala namang nagsasabing bawal. Si Rowell nagpunta dito. Kayo ba, Kuya Pal, naintindihan nyo? Mga viewers, ganito. Kayo ba, sabi nyo, gusto nyo magkatuluyan yung dalawa? Siyempre, nagpunta isang business dito si Rowell. O hindi lang isang business, dalawa o tatlo. Nakamotor si Rowell. Siyempre naman, kailangan nila ng privacy para makapag-usap naman ng maayos, makapag-date ng ayos. Dito, no, yung sinasabi niya, no, may point naman dito si Tatay Raisan, no. Yung sinasabi niya na para makapag-date ng maayos yung dalawa, para merong privacy, which is may point siya dito. Pero yung para sa akin, para sa akin, no, yung opinion ko dito, para sa akin, dapat kung si Rowell man pupunta kina Rachel, ano, kung gabi, dapat meron na naman talaga siyang kasama, kahit isa lang. Kasi nga, mahirap yung lugar, mahirap na kung mayroong mangyari, ito yung point din ni Kuya Val dito. Kung mayroon din naman time si Rowell, ano, na pumunta ng hindi gabi, mas maganda, no, na magkita sila ni Rachel ng hindi gabi, no, para hindi madidihado yung kanyang buhay din, kasi delikado yung lugar. Ito lang yung pinoprotektahan lang ni Kuya Val dito, yung seguridad ni Rowell, no, na pupunta ng gabi doon, no, siya lang mag-isa. Hindi yung pinagbabawalan. Tanungin po natin si Rowell muna bago tayo magsalita ng ganyan. Hindi yung para basta tayo nagsasalita na ganyan. Pangit po yun. Kuya Val, totoo lang. Ikaw ang pinakaahit dyan, ikaw ang nagbuo niyan. Bakit naniniwala ka sa mga sabi-sabi lang? Ngayon lang ako pa yung panagsalita ng ganito. Sa akin, ano, medyo nagulat lang ako dito. Nagulat lang ako dito na bakit parang ganito na yung salita ni Tatay Raisan, ano, sa kay Kuya Val. Medyo may pagka, ano na siya, may masasabi natin, may parang paninindigan, ano. Medyo may tono na yung kanyang pananalita. Nagulat lang ako dito sa ganitong ano ni pananalita ni Tatay Raisan, ano. Para sa akin, mas maganda yung ganito, no, kung nagsalita si Tatay Raisan, hindi sa live ni Lorny TV. Mas maganda siguro nilinaw niya ito ng maayos, no, hindi sa live na kay Lorny, which is alam naman natin na mayroong issue dito sa kay Lorny. Maraming pwedeng channel na pwede niyang puntahan, pwede niyang kausapin ng maayos. Si Daddy Donut pwedeng i-reach out doon sa channel ni Daddy Donut, or di kaya kay Rachel channel. Doon nagsalita si Tatay Raisan, no, mas maganda para walang issue, para hindi lumabas na may issue dito, na dito siya sa live ni Lorny mismo siya nagsalita. Mas yun yung mas gusto ko, ano, kasi parang may lumalabas talaga dito na parang may nagtuturo dito sa kay Tatay Raisan. Totoo yung sinasabi siguro ni Kuya Val, no, na may grupo. Mayroon talagang grupo dito na nagsusulsol dito sa kay Tatay Raisan. Kasi hindi magsasalita ng ganito sa Tatay Raisan kung walang mga tao na nasa likuran dito ni Tatay Raisan. So ito yung naobserbahan ko dito, no, na dapat hindi si Tatay Raisan nagsalita doon sa live ni Lorny. Lorny TV, alam naman natin na si Lorny medyo may issue dito sa Kalingap. And wala na siya dito sa Kalingap. Mas maganda kung sa ibang channel siya nagsalita. So ito lang yung aking reaction patungkol dito sa nangyayaring ito kay Kuya Val.
at saka kay Tata Risa, no? Sana maayos, maayos, hindi maapektuhan ito si Ruel at saka si Rachel dahil lamang dito. At sana kung meron mang tao na nasa likuran dito sa pangyayaring ito, sana hindi sila makialam. Kasi alam nila na kung sino yung apektado dito sa pangyayaring ito. Maraming salamat mga sangkay sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Longs, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share tong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo mga kinaroroon. Paalam na mga sangkay. Paalam.